Hi everyone! Welcome to Saluted Reviews. At guys, sobrang excited tayo dahil ito na yung pinakihintay nating moment guys na ma-unbox at ma-review itong Google Pixel 4a. Ito na siya guys! Okay, alam ko marami sa inyo guys yung gustong malaman kung paano ko nabili yung Google Pixel 4a or saan ko nabili, magkano ba, at gaano katagal bago dumating sa amin itong phone na to. Okay, so nag-search kami guys sa Facebook kung sino yung nagbebenta talaga, legit na nagbebenta ng Google Pixel 4a or pwede makapag-order ng Google Pixel 4a para sa amin sa US. So nakita namin guys yung page na to. So ang pangalan nila ay Sulitzilla. Okay, disclaimer lang guys, wala kaming connection sa isa't isa. Nagkataon lang na sulit din o merong sulit sa pangalan ng store nila. So, pumayag sila guys na ma-order ko yung Google Pixel 4a sa kanila. At ang price guys ng Pixel 4a sa kanila ay 22,990 pesos. Hindi pa kasama din guys yung shipping. Siyempre mag-vary yan kung saan yung location natin dito sa Philippines. Pagkatapos, in-order namin siya guys mga August 7, tapos dumating siya sa amin today, September 13. So medyo matagal-tagal yung paghihintay. So kung willing kayo maghintay guys at okay sa inyo yung price na yun, I suggest dun rin kayo mag-order sa Sulitzilla kasi nasubukan na namin. So safe na safe guys na dumating sa amin yung phone na to at balot ng bubble wrap. Okay, so ito na guys no, yung Google Pixel 4a. At makikita natin na halos walang difference nun sa box ng Google Pixel 3a na na-unbox na natin last year. So i-unbox muna natin to guys, tapos gagamitin ko muna, gagawin ko muna siyang daily driver para makuha ko yung battery life, yung charging time, pati yung performance niya sa mga daily applications. Kaya makikita yung mamaya na medyo magbabago yung buong setup natin, pati yung suit ko. Okay, so unbox natin guys. So meron pa rin tayong Team Pixel o hashtag Team Pixel dito sa likod. Tapos meron tayong dalawang stickers dito sa magkabilang gilid na kailangan punitin. So meron tayong arrow dito. Yun. Ito na siya guys. Tabi muna natin. So dito sa ilalim, meron tayong sleeve dito natin. So, malamang ano lang naman to. Yeah. User manual lang. Pero, tingnan nyo yung kulay. Color blue. Tapos, merong Google dito. Pagkatapos, meron tayo guys USB-C to USB-C cable. At tapos, meron tayo ditong ito siya guys. So, USB-A tapos USB-C. Yeah. So, pwede natin dito ikabit yung cable. At saka, kung meron tayong thumb drive, pwede rin. At lastly guys, yung ating charging brick. Okay, so yun na guys yung laman ng ating Google Pixel 4a na box. So, andito na tayo sa mismong phone. So, tanggalin natin yung plastic niya. Tapos, matte finish talaga siya guys. So, walang ka-glossy-glossy. Tapos, makikita natin guys yung power button or lock button dito sa gilid na merong accent na parang mint color. Tapos, yung kanyang volume rockers. Tapos, dito naman guys, sa ilalim, meron tayong dual speakers or stereo speakers. Pagkatapos yung ating USB-C port. Dito naman sa taas guys, yung ating audio jack at yung ating microphone. At sa harap guys, meron tayong punch hole selfie camera. So sadly guys, at expected na rin naman, walang screen protector na pre-installed dito sa Google Pixel 4a. Mabuti na lang guys, sa Sulitzilla, bago nila i-deliver to, nag-alok sila sa akin ng tempered glass. Pakita ko sa inyo. Ito guys, yan yung kanilang screen or tempered glass na binibenta para sa Google Pixel 4a. I suggest guys, kung sakaling meron sila na ganitong tempered glass kung mag-order kayo ng Pixel 4a, bilhin na rin kayo kasi mahirap talaga guys humanap ng magandang tempered glass dito sa Philippines para dito sa Google Pixel 4a. 100 pesos lang namin nabili tong tempered glass na to. Okay, so sa setup ko to guys, tapos katulad ng sinabi ko kanina, gagamitin ko muna to for about a week siguro or ilang days para matest talaga natin guys kung sulit siya para sa price niya. Kasi syempre guys, 22,990 pesos, hindi ganun kamura yung phone na to para sa specs niya. Pero alam naman natin guys na itong Google Pixel phones ay superb guys, outstanding yung performance pagdating sa camera. At yun yung isa sa mga reasons natin kung bakit talaga natin binili yung phone na to. At syempre pa, lagi itong mauuna guys sa mga updates ng Android. Kasi directly, Google made itong phone na to. So talagang sobrang excited tayo guys. So, balikan ko kayo.
Okay, so lumipas na guys yung 5 days at nagamit ko na ng 5 days itong Google Pixel 4a at gusto ko i-share sa inyo guys yung mga na-experience ko sa phone nito. Kasama na guys yung kanyang display, yung design, yung camera, yung performance, battery life at yung kanyang charging time. Okay, so unahin natin guys yung design nitong Google Pixel 4a. So, makikita nyo guys yung kanyang likod na matte finish siya at maganda naman yun, nagustuhan ko naman. Pero syempre guys, dahil plastic yan, matte finish, madaling magasgas yan guys. Kapag hindi kayo bumili ng case, tapos kung saan niya ipapatong, magagasgas talaga agad itong likod ng Pixel 4a. So, advice ko guys, before kayo mag-order, before kayo bumili, make sure na meron na talaga kayong nabiling case para sa phone nito kasi wala talaga siyang kasama sa box. At isa sa mga case na i-recommend ko sa inyo ay case from Ringke Philippines. Pakita ko sa inyo. So, ito yun guys. Oh. Meron silang transparent na case for Google Pixel 4a. Hindi ko na tatanggalin sa plastic guys kasi meron tayong isa dito na nagamit ko na. Ganito rin naman yung itsura nun. Pero yung naka-plastic kanina, clear din yung mga gilid. Ito, may black accent dito sa gilid. So, itry natin guys sa Pixel 4a natin dito. So, yan. Simple lang siya guys. Walang added styling ganyan or added design. Pero makikita yung guys na super protected talaga yung Google Pixel 4a natin. Lalo ni camera bump. Ayun, no? Malalim yung protection dito. May additional grip din tayo sa mga gilid. So, advice ko guys na order kayo ng case before kayo mag-order ng Google Pixel 4a. Plus, update ko din kayo guys dun sa pinakita ko kanina sa unboxing na in-order din namin, isinabay namin dito na tempered glass na 100 pesos lang dun sa Sulitzilla. Pina-install na din namin guys at in fairness dun sa nag-install guys, eksaktong-eksakto. Pero makikita nyo guys na eksaktong-eksakto yung cutout ng selfie camera, talagang lahat eksakto. At in fairness din guys, dun sa tempered glass na binenta ng Sulitzilla, maganda yung quality kasi hindi agad nagagasgas. So, yun yung dalawang bagay guys na kailangan ninyo tandaan dito sa Pixel 4a. Order kayo agad ng case at saka ng tempered glass. Okay, so pag-usapan natin ngayon guys, yung kanyang form factor. So, maliit lang guys, no? Parang compact na compact yung phone na to compared sa mga usual phone ngayon. At for me, hindi ko sinasabing magiging perfect din sa inyo guys yung size na to. Pero sa akin, ang perfect guys ng size nitong Google Pixel 4a kasi kapag nagtatype, kapag nanonood ng movies or videos, talagang eksaktong-eksakto yung screen para sa akin or yung buong kabuang form factor nitong phone na to. At speaking of typing guys, kapag nagtatype ka ng message, sobrang satisfying guys nung kanyang haptic feedback. Grabe. Ilalagay ko siya dun sa top guys. Para sa akin na natalo niya yung Realme X3 Super Zoom or yung Mi 10 5G. Napaka-satisfying ng haptic engine nito. Ang medyo maninibago rin kayo guys dito sa Google Pixel 4a ay yung placement ng kanyang power button or lock button tsaka yung volume rockers kasi pinagpalit nila. So normally guys, yung volume rockers natin ay nandito sa bandang taas, hindi dito sa ilalim. So medyo maninibago kayo ng konti doon. Hanggang ngayon, medyo nagkakamali pa rin ako paminsan-minsan. Pero other than that, wala naman ako makukomplain. Ngayon guys, isunod natin yung display. So meron tayo guys, 5.81 inches OLED 1080p na merong 443 ppi. Protected din guys ng Corning Gorilla Glass 3, merong always on display at meron ding HDR support. Okay guys, hindi ko alam kung paano i-explain ng tama to, no? Pero yung quality ng display ng Google Pixel 3a last year na na-review natin, na-maintain dito sa Google Pixel 4a. Sobrang ganda ng display guys. Napaka crisp. Sobrang accurate ng colors. Wala akong masabi. Hindi ko ma-explain ng... Parang nauubusan ako guys ng words para ma-explain sa inyo kung gaano kaganda yung display nito. Well, hindi siya yung pinaka. Hindi siya yung pinaka magandang display. Pero again guys, ang perfect ng combination ng screen size niya, OLED pa, tapos napaka generous ng PPI density na nasa display nitong Pixel 4a. So kapag nanonood tayo ng movies, ng videos, mag-e-enjoy talaga tayo sa phone na to. Ang isa lang guys, sa baka hanapin nyo dito sa Google Pixel 4a ay yung double tap to wake or double tap to lock. So hindi ko siya makita dito guys. Pero kapag nakalock siya, pwede mo siyang itap once and para ma-activate mo yung screen. So hindi mo na kailangan i-unlock palagi yung phone para lang i-check yung mga notification mo or yung oras mismo dito sa phone. Okay, so very timely din guys. Nung in-unbox natin to at sinet up ko, meron agad tayong na-receive na Android 11 update. So alam naman natin guys sa mga Google Pixel phones, sila yung una na nakakatanggap ng mga Android updates. Ang pinaka-latest ngayon na Android ay Android 11. So hindi pa lahat ng brands or models ng phones ngayon guys ay nakatanggap na ng Android 11.
So, Pixel phones pa lang sa ngayon kasi inaayos pa lang yung mga Android 11 updates sa ibang mga brands. So, yun pa guys, isa sa mga advantage kapag naka-Google Pixel tayo. Palagi tayong una sa update ng Android. So, napaka-secure guys nung phone natin pagdating sa software. So, hindi ko kasi isa-isahin ano, yung mga additional features na makikita natin sa Android 11. Pero meron akong gustong sabihing isa na mapapansin nyo talaga. At para sa akin, napakalaking tulong nun kapag ginagamit mo yung phone. So, for example guys, meron tayong ipiniplay dito sa ating Spotify. So, mag-play tayo ng isang kanta. Ayan, so meron tayong ipiniplay ngayon guys. Ano? Ngayon, kapag nagpunta tayo sa home, pwede nating iswipe guys yung notification center at makikita na natin yung controls no music. So dito guys, pwede nating i-pause or in-next track or previous track. Tapos masaswipe natin to guys. Ngayon isa lang kasi Spotify. Pero kung meron pa tayong ibang mga music player, pwede nating iswipe at makontrol dito sa notification center. So yun guys, isa sa mga update na makikita natin sa Android 11. Okay, so doon na tayo guys sa performance ng Google Pixel 4a. So alam ko guys, napakadami sa inyo yung curious kung okay ba yung performance ng phone na to. So meron tayo guys, Snapdragon 730G, 8 nanometer. Pagkatapos meron pa tayong 6GB of RAM at 128GB of internal storage. Yung ating storage ay UFS 2.1 na. Okay, let's be straight to the point guys. Yung specs ng Google Pixel 4a ay hindi na ganun kabago. Kasi meron na tayong Snapdragon 765G na dapat sana ay yun yung nakita natin dito sa Google Pixel 4a. Pero gusto ko rin sabihin sa inyo guys na yung 730G na yan ay more than enough para sa isang stock Android na phone katulad nitong Pixel 4a. Yes, yung 730G guys, pang games. Design talaga siya for gaming. Mamaya mapakita ko sa inyo yung performance niya sa gaming. Pero mag-Antutu benchmark muna tayo sa ngayon. Okay, so tapos na guys sa Antutu benchmark. At yung total score na nakuha natin guys, na-surprise ako ha, 272,242. So talagang sumisipa pa rin guys yung Snapdragon 730G ngayong 2020 kahit meron ng 765G at 732G. At syempre guys, malaking tulong dyan yung stock Android to. So walang bloatware or additional application na tumatakbo sa background maliban sa Android. Ngayon guys, i-check natin yung gaming performance ng Pixel 4a. Okay, so makikita naman natin guys na merong pailan-ilang frame drop sa umpisa ng game. Pero kapag nilaro mo na siya guys, ang tuloy-tuloy dito sa Asphalt 9, magka-perform naman siya ng maayos. So pwede pa rin, kaya pa rin ng Snapdragon 730G yung mga heavy games kagaya nitong Asphalt 9. Pero ulitin ko guys, huwag kayo masyadong mag-expect ng malaki dito sa Pixel 4a pagdating sa performance niya sa mga heavy games. Pero syempre guys, marami sa atin na bibili ng Google Pixel 4a. Ang main reason ay yung camera. Kasi alam naman natin guys, kapag Pixel yan, no doubt, napakaganda ng camera performance. So, ulitin natin guys, meron siyang 12.2 megapixels na main shooter na merong 1.7 aperture. Yun lang. Isa lang yung camera niya guys. Hindi siya triple camera setup, quad camera setup, isang camera lang. At naka Sony IMX 363 na sensor lang siya. So, hindi siya naka IMX 686 or 689. At to be exact, para magkaroon kayo na idea na talagang hindi na bago yung sensor na to. Ito guys yung sensor na ginamit sa Google Pixel 3a. So same lang. But then again guys, hindi lang yung mismong camera yung pinag-uusapan natin dito. Hindi lang yung mismong sensor. Pinag-uusapan din natin dito yung image processing o yung software na nag-handle ng photos na nakunan sa camera ng Google Pixel 4a. Okay, so habang tinitinan nyo guys, magbibigay lang ako ng konting commentary dito. So makikita nyo guys, unang-una sa lahat, napaka-natural ng colors, napaka-detailed din, at sobrang sharp. Actually guys, wala akong masabi sa performance ng camera ng Google Pixel 4a. Parang sa lahat ng mid-range phone na nagamit ko so far, at kahit yung mga pailan-ilang mga flashy phones, natalo ng camera performance itong Google Pixel 4a. Ngayon guys, pagdating naman dito sa video, meron tayong 4K 30 frames per second na sagad na settings para sa video at makikita nyo guys na ganun pa rin katulad nung kanyang image, napaka sharp, napaka detailed at natural din yung colors. Ang problema lang natin dito guys, wala tayong stabilization. So makikita nyo na kapag pinapan natin yung Google Pixel 4a, hindi ganun ka-stable.
Okay, so dun tayo sa last part ng video na to, syempre, ano pa ba, battery performance. Okay, so kagaya pa rin guys ng dati, yung Pixel 3a, maliit yung battery capacity nitong Google Pixel 4a. Meron lang tayo ditong 3,140 mAh. At expected yun guys, kasi maliit lang talaga yung phone na to. Napakaliit ng form factor niya. So, talagang maliit lang yung battery capacity na mailalagay nila dito. Pero guys, masusurprise kayo sa nakuha kong SOT. So, gamit pa rin guys yung PC Mart, nakakuha tayo ng 9 hours and 9 minutes. So, anong surprising doon? Well, para sa 3,100 plus na battery capacity guys, maganda na yung performance na yun. Bakit? Kasi kung maalala nyo guys yung OnePlus Nord na merong 4,115 mAh dun sa review na ginawa ko, kung maalala nyo, nakakuha lang tayo dun ng 8 hours na screen on time. So, natalo pa guys ng Pixel 4a yung phone na merong mahigit 4,000 mAh na battery capacity. Ngayon, pagdating guys sa charging time, gamit yung charger niya, charge ko siya from 8 to 100%. At ito yung mga data na nakuha ko. So, from 8 to 50%, 25 minutes lang yung inabot. At from 8 to 100 naman guys, 1.8 hours. Okay, so yan guys, lahat ng details na nakuha ko tungkol sa phone na to. Sana nakatulong tong review na to guys. At ma-recommend ko pa sa inyo yung phone na to. Yes guys, sobrang sulit niya. Wala akong malalaking complaints na masasabi tungkol sa phone na to. At uulitin ko guys ha, hindi ko sinasabing sa lahat, pero sa akin guys, na-feel niya yung hinahanap ko para sa isang mid-range phone. So, hindi top-notch yung kanyang performance, hindi rin top-notch yung screen on time na nakuha natin dito, although pwedeng-pwede na. Pero masasabi ko guys na talagang eksaktong-eksakto sa akin yung phone na to. At ang maganda dito guys, dahil meron na naman tayong Pixel phone dito, may ko-compare natin yung camera performance ito sa iba pang phones na i-review natin in the future. At ulitin ko lang guys, bago tayo magtapos, in-order namin to sa Sulitzilla. Ilalagay ko yung kanilang Facebook page dyan sa description box sa baba. At pwede nyo i-share guys yung video na to dun sa mga friends ninyo o kakilala ninyo na may balak bumili ng Google Pixel 4a. At kung meron pa kayong tanong tungkol sa phone na to, comment nyo dyan sa baba. At kung ikaw din ay meron ng Google Pixel 4a, paka-comment din dyan sa baba yung experience mo sa phone na to. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot sa aring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.